Tungkol pa rin ho ito sa mga bookkeepers, pero ngayon po, isa pa nga ho sa mga programa na makikita nyo na pagbabago ng BIR, kasi marami nang nakakaisip, maraming matalinong BIR officials ngayon. Ang naiisip po nila ngayon is isubpina ang mga CPAs, number one. And number two, ang puso ko nasa mga bookkeepers. So pag-usapan natin, paano ba masusubpina yung bookkeepers? Ayan. Hindi na masusubpina yung presidente ng company, yung may-ari ng company, yung accountant, yung treasurero, yung corporate secretary. Isa na lang masusubpina ngayon. Bookkeeper. Paano at ano ang mangyayari pag bakit na ang bookkeeper ang siyang maiipit? Sa mga hindi pa ho nakakakita ng subpoena, ito ho yung sinasabi nilang very very stressful. Ayan, na subpoena. Ngayon, paliwanag ko sa mga nagmamadali at na-discuss ko naman to doon sa video kong tungkol sa open cases penalties, pwede na rin ho kasing kolektahin yan sa mga bookkeeper. So maliwanag ho dito sa ating pag-aaralan, binabanggit na ho ng ating batas bakit ang mga bookkeeper ay dapat na maisama sa kaso. Ayan po, nasa section 253. Yan, related ho yan mamaya sa section 5 ng tax code. Pag sinabi kong tax code, Republic Act 8424 po yon. Madami nyo naman pwedeng i-download yan. So maliwanag pong binabanggit dito, any person, siyempre yung bookkeeper, eh person yan eh. Who aids or abets in the commission of a crime penalized sa tax code herein. Or who cause, pag sinabing cause, naging dahilan o the commission of such offense, of any such offense by another. Ito po yung presidente, tresorero, corporate secretary, yan ho yun. Shall be liable in the same manner as the principal. E, teka muna, subpoena itong pinag-uusapan natin ka-taxpayer kung minamahal. Mr. Tax Specialista, paano naman ang bookkeeper? Ito po yung line of thinking ng mga BIR officials. So, kakasuhan ka ng tax evasion, ng tinatawag nating tinatawag kong subpoena duces tecum, kasi pag-usapan muna natin yun. Mayroon hong neglect na nangyari. Ano yung neglect? Produce. Nang ano? Books of accounts. Eh, nasa nino ba yung books of accounts? Nasa bookkeeper yan eh. Diba? Or yung accounting staff. Oy, accounting staff. Mag-iingat ka. Kung hindi mo alam yung batas, manood ka rito. Eh, sir, assistant lang ako eh. Accounting staff. Hindi. Kasangkot ka dito pag ito ay nangyari. So, pag hindi nagkaroon ng neglect to produce ng books of accounts, records, memoranda, and other papers. Kaya sinasabi ko, dun sa mga teachings na tinasabi ko, pag, ano mo na, sabi mo na sa BIR, ano ba yung books of accounts mo, ano yung records mo, ano yung memoranda, ano yung other papers. Okay, wag mo nang payagan o bigyan ng oportunidad ang BIR na i-exercise yung discretionary power nila. Napaka-delikado. So, ito yung discretionary power na laging ginagamit ng mga nasa Chief Legal Division. Eh. Ayan. Section 5. Ando dun yung summon. Okay? So, dito, makikita mo rito, to summon, sino? Ito yung accounting staff. O kung accounting staff ka, makinig kang maigi kasi baka walang pampiyansa yung boss mo, makukulong ka. So any officer of employee of yung corporation o yung individual, sole proprietor o yung corporation o yung partnership. Yan yung sinasabing person dito. So
Ito naman yung sa bookkeeper. Any person having possession. Possession. Hawak niya, custody, tagatago siya. Care of the books. Eh, sino ba yung nagke-care ng books? Eh, di yung bookkeeper. Diba? Containing entries relating to the business of the person liable to tax. Kailangan kang magbigay ng testimony or mag-produce ng books, papers, records, and other data. So, ito yung sinasabi ko sa mga taxpayer. Kung gusto, ikaw presidente ka, ikaw treasurero ka, yun lang naman ang hinahabol eh, yung corporate treasurer, yung financial corporate finance, ano ba, chief financial officer. Kung ikaw yung hinahabol, kailangan mong i-delegate dun sa tao mo, number one, sanabi na rito, diba, number one, yung possession, number two, yung custody, number three, yung care ng books of accounts at ng accounting, other accounting records. Kailangan mong i-delegate. At pag dinelegate mo, sasabihin mo sa BIR o BIR, hindi na ako involved dyan. Siya. Lahat ng tungkol sa books, siya. Lahat ng tungkol sa records, siya. Siya yung may possession, siya yung may custody, at siya yung may care. At inuutusan ko siya na ibigay sa'yo kapag kailangan mo. So, yung presidente, mawawala ng kasalanan. So, yung treasurero, mawawala ng kasalanan. So, yung corporate financial officer, yung chief financial officer, mawawala ng kasalanan. Kanino mapupunta yung kasalanan? Sa bookkeeper. O, ganun kabigat ang responsibility ng bookkeeper. Kanino mapupunta yung kasalanan? Sa accounting staff. Ganon kabigat ang problema ng accounting staff. Pero hindi yan mangyayari kung susunod ka sa Section 266. Ibig lang sabihin, kung yung bookkeeper o yung accounting staff, ang siyang naging dahilan, binasa natin niya kanina, ang siyang naging dahilan, ayan o, liwaliwanag o, dito pala, sorry, ayan. Ang siyang naging dahilan, cause, ng delay o neglect, eh makukulong siya. O tinulungan niya yung taxpayer o yung kliyente niya sa pagkukomit ng crime, ano yon? Failure to obey summon, makukulong siya. O mga ka-taxpayer kong minamahal, o mga bookkeeper kong minamahal, yung mga TESDA accredited bookkeeper, katulad ko, certified ako ng TESDA, magtulong-tulong tayo para magbigay tayo ng tamang serbisyo sa mga ka-taxpayer nating minamahal. So, bago dumating yung LOA ng 2023 sa June or July, eh, baguhin na natin yung books of accounts natin. So, available na ho natin yung tax basis chart of account. Pwede nyo na ho tayong bumili. Diyan tayo mag-uumpisa. Yung mga libro ko tungkol sa sales ho yan, ha? Eh, 1,500 para sa VAT at saka non-VAT registered taxpayer. So, abangan nyo yung susunod kong video tungkol sa explanation natin tungkol sa malalimang explanation tungkol sa subpoena duces tecum. Okay? So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. See you in my next video. Thank you very much!